Good morning mga ka-oto! Kamusta kayo? Ngayong araw, papasok na naman kami ni Missy. Siyempre, sabi ko nga sa inyo kahapon, kwentuhan ulit tayo ngayon. So araw-araw tayo magkwentuhan. Magbabasa kami ng mga comments, tapos yun yung pag-uusapan namin. Nakasubscribe na ba kayo? Kung hindi pa, pakisubscribe naman po ang channel namin. Bibigyan namin kayo ng 5 seconds para mag-subscribe. Ito na ang 5 seconds nyo. 1, 2, 3, 4, 5. Pakisubscribe naman po ang channel namin. Samahan nyo kami at simulan natin ang kwentuhan na yan after ng intro na to. Good morning po. Ayan, palabas na kami ng lugar namin dito sa Binangonan. Yung isa sa mga comments sa video natin kahapon, Daddy, is from Ganho. Shout out from, po. From Guam. Ang sabi niya, discuss din natin yung other types of transportation dito sa atin. Yes. Like scooters, motor, bike, ayun. Bike, ganun. Oo. Ayan, mga motor. Dito sa amin, sa lugar namin ha, medyo dumadami dito yung mga electric bike. Oo, tama. Kasi, yung iba, mga single na motor dito sa amin, talagang madami sa ngayon ang e-bike. Like ito. Oh, like ito. Sa amin yan. Papasokan niya. Ayun si Sean, no? Hi! Bye-bye! Bye-bye! Ayun. Bumili lang sila ng pandesal. Pag pumapasok kami sa work, yun yung service nila pag pagbili ng ulam. Dito kasi sa amin, paglabas mo lang ng area namin. Ayan, ang dami ng bilihin. Nandito na yung mga talipapa. Hindi na kailangan pumunta pa ng palengke. Alam nyo naman sa Pilipinas, uso ang talipapa. Yung mga sari-sari store na kumpleto na. Meron ng karne, may chicken, may isda, may gulay. Malaking tulong yun, ha? May mga talipapa kasi hindi natin talaga kailangan pumunta ng palengke. Hindi lang natin kailangan makapagsiksikan sa palengke. So, shoutout sa lahat ng may-ari ng talipapa. Shoutout din nga pala kay Sir Nigel Bergamento. Sir, ingat kayo dyan. Kay Sir Henry Tamano. Sir, ingat po. Maraming salamat po talaga sa binigay nyo. Ay, thank you po dun sa mga Rosary. Sobrang ganda po. Opo, sobrang ganda. Hindi po kami materialistic eh. Pero yun po talaga yung maganda para sa amin. Siguro yung mga Rosary. Nasusubaybayan nyo po yung channel namin. Medyo inclined kami sa mga ganon. Hindi kami katoliko pero aglipayan po kami. And same din po tayo ng paniniwala. Matutuwa po kami sa ganun. Maraming salamat po. Thank you po, Sir Henry Tamano. Ingat po kayo dyan. Ayun, dito po sa amin maraming tricycle. Yun. So, pagbaba mo ng jeep dyan sa kanto, ang sasakyan mo papasok sa mga bahay-bahay, syempre, tricycle. Ayun, no, e-bike ulit, mami. Ay, hindi ko pala nakita. Ayun, yun nga. Yung iba kasi, nung mag-pandemic kasi, tumaas na rin yung singil sa tricycle. At the same time, ngayon, ang taas ng gasolina. Kaya marami ngayon, e-bike na talaga yung gamit. Ano-ano ba yung mga e-bike na brand ng e-bike na marami dito sa atin ngayon? N-Wow. Yung sa amin, N-Wow. Oo, yung sa amin, N-Wow. Yung shoutout sa, po sa lahat ng sa Kinayunis, sa Pililia. Johnson naman yung gamit nila. Meron pang iba eh. Ano pa bang mga brand? Marami pang ibang brand, pero
yun nga, hindi natin siya masyadong kabisado kasi hindi naman natin porte, kumbaga. Hindi saka, natin hindi natin siya pinagtutuunan ng pansin. Oo. Parang nawala na sir ngayon yung mga scooter. Oo. Scooter. Nung pandemic, yung wala talagang masakyan. Nauso yun eh, yung mga scooter na katayo lang. Teka, palitan natin yung camera. Oo, harap natin para mas maganda yung lento. Ayun, yun nga. Yung kanina, nandito? Scooter. Ano yung scooter? Nawala na yung mga scooter. Yun, kasi ang dami scooter. Nun, nung pandemic. Oo, nung pandemic, ang dami. Oo, minsan nakikita ko yung mga ano, complete gear. Pero ngayon, wala na eh. Yung mga nag-aatid sa school ngayon, kadalasan e-bike. Yun yung mga naka-e-bike, ganon. Mga senior citizen. Yun yung isang kinonsider namin eh, panghatid sa school ng mga bata at the same time, service nila para pagbili-bili ng ulam. Kasi nga, senior citizen na yung parents namin. Oo. Share lang namin, yun nga, si e-bike. Ang e-bike yung ano, ginagamit na panghatid sa mga bata. Oo. Tapos, pang-ikot-ikot sa subdivision. Ngayon, magsusubok ulit kami na mag-itlog, magtinda ng itlog. Baka yun yung gawin namin pang-deliver. So, malaking ito tulong pala, sa amin yun. Pala. Nung kinonsider namin Nung kinonsider namin yung e-bike, iniisip namin yung kasi naman problema kami yung panghatid sa school ng mga bata. Kung kukuha kami ng service sa tricycle, ang mahal pala. Mula sa amin hanggang school, considering mula lang dun sa may bahay namin, hanggang dun sa may kanto na nakita nyo kanina, magkano per day? Lumalabas. 35, 40. Hindi lang eh. Oo, dalawa kasi. Dalawang balik, yung hatid, tsaka sa tulo. Ay, 70. Lumalabas 150 per day. 150 per day. Or 150 to 200 pesos per day. Eh, dalawa yung bata namin. So, lumalabas kami 300 to 400 pesos per day. Yun yung sabi sa amin nung nagsaservice. Ang mahal nun para sa amin. Kumbaga, kung pagiging practical yung pag-uusapan, parang namamahalan kami. Tapos, nag-consider din kami ng four-wheel sa mga school service talaga. Kaya lang, mahal yung singil nila. Mas mahal din. Mas mahal, kasi, kesyo, dalawa lang silang ihahatid or isa lang siyang ihahatid. Ang lapit lang ng school, hindi pala namin sa inyo napakita yung ayun, school. Ang mahal. Hindi ba, parang hindi namin kakayanin. Hindi kakayanin ng budget. So, yun, nag-come up kami dun sa, try natin yung e-bike. Actually, dun sa area natin, parang tayo yung una-una nag-e-bike. Oo, totoo. Sa ngayon, na kami unang nausuhan. Ngayon, talagang sobrang pero kailangan. Pero ngayon, ang dami na. Gamit na gamit namin ng e-bike. Kapag kailangan namin ng, may nakalimutan tayo, bili tayo ng ganito, yung kagad ang ginagamit namin, e-bike. Even nung may Arkelas Gaspar, tapos, kailangan naming mag-grocery, ginamit namin siya pang-grocery, yung e-bike namin. So, malaking tulong talaga. So, yun nga, maraming transportasyon dito sa Pilipinas na pwede natin gamitin. Ay, hindi ko pala napakita yun nandun. Oo, pwede natin gamitin para sa pagpunta natin sa mga trabaho natin, sa pang-araw-araw na gamit natin. Yun. Tulad ng pero syempre, ito pala, share ko lang din. Nung binatat dalaga kami ni Mrs., nag-iisip ako mag-motor. Kaya lang ayaw niya. Ayaw din ng father-in-law ko, mother-in-law ko. Yun. So, hindi kasi siya marunong. Hindi ako marunong. At the same time, yun nga, masyado malayo yung trabaho namin sa bahay namin. So, hindi siya marunong. Teka lang, pakita ko yung bus. Ayan. Dito sa amin, may mga bus din. Yan. Bali, hanggang hanggang Quiapo. Ayan, papagas muna kami. Medyo nagmura ng kaunti ngayon ang
diesel. Hindi pa nga nagbabawas eh. Kasi ah, hindi sabi, pa ba? Oo, kasi sabi magbabawas daw ng 80 cents. So ito, maraming tricycle at saka jeep kaming kasabayan. Ang sabi kasi magbababa daw ang gasolina. Alam nyo naman, dito sa Pilipinas, tuwing Martes nagbababa ng gasolina. Yes. Take note, every Tuesday yan ha, mga ka-auto. So, sa Monday pa lang, alamin natin yung balita kung magtataas or... Oh, di pala, Friday actually, pa lang. Actually, Sunday pa lang. Friday pa lang. Ah, Friday pa lang ba? The other week. Friday pa lang, alamin natin kung magtataas o magbababa para alam natin kung kailan tayo magpapa-full tank. Kung may pang-full tank, ikaw magkano gagas mo? Full tank, 200! Hindi, full tank 300 naman. Natatawa dito yung mga ano eh, yung mga naggagas. Kasi sasabihin niya, full tank! Kuya, full tank. Tapos, magkano po? Magkano po? 300 lang. Eh, syempre, hindi. Para mabigyan natin sila ng vibes. Kasi, ang hirap kaya ng trabaho nila. Oo, tingnan nyo sila, kuya. Medyo malungkot. Oo, hirap ng trabaho ng mga yan. Ang daming customer na kailangan i-entertain. Tapos, hindi naman lahat ng customer pare-parehas. Puyat pa. Di ba? Ang daming nagpapagas dito sa gas station na to. So, busy talaga sila. Ayun nga, so bigyan natin sila ng vibes kahit konti, di ba? Nahirap na nga ng trabaho nila, di ba? Ano ay, daddy, ba? Shout out pa. This, ano, sino ba yun? Ito, unang-una palagi nagko-comment, si Boy First Time. Ayun, shout out po, Boy First Time. Ay, si Boy First Time yung nag-ano ng Vios G Black, tama? Oo, tama. Shout out boss Boy First Time. Alam ko na ano yung Vios Black matutuloy at matutuloy din natin. Boss full tank 300. Di joke lang. Ayun. Tama si Ate. Magkano? 300 lang full tank. So, yun nga, 200, 300 pala. De, balik tayo dun sa mga scooter. Uh-huh. Yun nga yung scooter na yun before. Tag dito, nauso yun eh, para dun sa mga single lang, mag-isa ka lang na bumabiyahe. May scooter sila na ano eh. May scooter sila na ginagamit. Yung nakatayo. Tapos meron din yung nakaupo. Pero, nakawala silang helmet. Nawala na yun ngayon. Siguro, pag malayo kasing biyahe. Oo, hindi na kaya yun. Hindi na siya komportable. Oo, it's either motor na, mami. Or magko-commute. Or oo, since okay na naman yung panahon. Means of transportation ngayon. Ay, hindi naman okay yung means of transportation. I mean, regular na yung bumabiyahe. Yung mga transport vehicle na bumabiyahe. So, nawala na siya. Yung mga nagbabike papasok ng trabaho, hindi na rin gaano. Wala na rin gaano eh. Dati kaya mga office mate ko, mami, nagbabike. Oo. Papasok lang ng trabaho. Ang lalayo nun eh. Pero, yun nga, shoutout sa mga bikers na ang gagaling. Ang lalakas ang resistensya nila. Grabe, ang lalayo ng binabiyahe nila. Ayan, no, dito sa amin, meron parang minibus. Yan, minibus. Yan, komportable dyan. Pag nagko-commute kami, kung dyan talaga yung ano, gusto kong sasakay. Piling ako eh. Ayoko mainitan. Hindi kasi masarap naman talaga sumakay. Tapos ang mura. Hindi, komportable kasi. Tapos yung presyo ng pamasahe niya, konti lang ang diferensya sa mga jeep. Oo, sa jeep. Eh, sa jeep magkano. Oo, ayan. Ito so, naman yung diferensya natin sa mga jeep natin. Ayan, pakita mo yun. Ayan, o. Oh. Unuan talaga. Nag-ano sila. Nagsasakay sila sa gitna ng kalsada. Oo. Tapos puno. Yun yung nagiging problema naman dun sa ibang mga ano natin. Pero syempre, hindi natin nila lahat, ha? May mga driver naman talaga na nasa ayos. Kung saan tamang magbaba, kung saan tamang magsakay, doon sila. Meron lang talagang, para bang hindi nila kinoconsider yung ibang mga sasakyan na, ay, dapat hindi ako dito magbaba kasi maaabala yung iba. Minsan yung konting abala, okay lang eh. Pero pag yung medyo tumagal,
talagang hindi may iwasan na ma-bad trip ba yung mga ibang mga ano, ibang mga driver. Ito may effects din dito. Ayan, yan yung mga... Siguro mga sa ano, marami namang effects. At syempre, ang all-time favorite, ang mga motor. Ayan, ang dami talaga. Sobrang convenient kasi. Oh. Hindi ka mamamroblema ng parking. Oh. Sa gasolina, sobrang mura lang. Oh. Sa 300 pesos mo na full tank, 1 week mo na sigurong magagamit yun. So, shoutout sa lahat ng mga ano, riders. Mga riders. Ayun, mag-ingat lang palagi kasi yun nga, hindi naman natin maiwasan yung aksidente. Diretso tayo, di ba? Ayun nga pala, no? Diretso nga pala tayo, nakalimutan mo. So anyway, change na natin yung ano, camera. Ang, para ang hirap magsalita ng hindi... Ayan. Tahimik lang po ako doon sa totoong buhay. Kasi ano, lumiligo kami so baka makadisgrasya kami. So nag-focus muna kami kanina. Ayun, may kalabaw po, mami, hindi mo nakita. Ay, baka. Hindi baka na naman. Uso yun dito. Oo, oh, nagtitinda lang ng mga ratan, mga ganon. Nakakakita mga lang ako ngayon ng kabayo, daddy. Oo. Oh. May kabayo pa. May kabayo pa? Tagaytay. Hindi ah. Yung yun talaga yung means of transportation nila. Ah, oo. Oh. Sa ano? Sa Bugarin. Ano? Santa Ines. Ah, sa mga ano na. Kasi doon yung Santa Ines Tanay. Oo. Sa, alam nyo ba, kung makarating doon, 10 ilog. Ay, hindi lang pala. Grabe. Kasi may, ano pa eh, sitio na yun. Yung sitio na yun, parang dulo pa yun. Dun, ng Santa Ines. Ano yun, talagang kalabaw lang. Kung nabalitaan niyo yung ano, yung before na aksidente, yung monster jeep. Oo. Yung mga, ano, 10 tao yung nawala. Oo. Ano yun, sa Santa Ines, bali... Bago ka kasi makarating doon, ilang ilog yung tatawirin mo. At the same time, yung kalsada, yung parang kalsada na dinadaanan mo is part na ng ilog. Oo. Sobrang ano, tawag dito, yun yung konting ulan lang, talagang tataasa yung tubig ng ilog, tapos hindi ka na makakadaan. Ganun yung nangyari doon. Ang... Yun yung monster jeep, yung sobrang lalaking gulong. Tapos, yung gulong nila, iniikutan nila ng ano? Yun yung trusto. Ng, sabi dito, ng kadena. Oh. Para ba kumapit siya sa putik, kasi maputik pa yung daan. Hindi pa talaga totally yung kalsada na gagawa. Ah, grabe. Pero, in fairness naman, may nagawa na kaming kalsada. Oh. May spillway na rin. Doon sa ibang lugar papunta doon. Kaso, tuwing bumabagyo sa sobrang lakas ng ulan, talagang nasisira kasi yung mga troso galing bundok, bumababa, nababasag niya talaga yung mga ano. Yung mga nagawang daan. Oo, yung mga culvert, yung kalsada, nasisira talaga ng mga troso. So ngayon, pagka ano, pag walang monster jeep, yung iba at kumbaga siguro, may kaya-kaya sa buhay, nakakapag-motor. Merong iba, pag dito, merong iba, ano ba yun? Kabayo ang gamit. Kabayo? Oh, kabayo. Meron yung kabayo na merong mga basket sa dalawang gilid. Ah, yung mga products nila, doon din nila nilalagay, mga prutas, gulay, inaakyat nila yun, papunta sa upland ng Tanay para doon ibenta. Along Marilake, kung familiar kayo sa Marilake, doon makikita nyo maraming prutas sa gilid ng kalsada. Ah, doon pala galing. Inaakyat nila yon, minsan inaakyat nila yon through kabayo kung wala silang motor. Oo. Tapos, ngayon, dahil yun ng mga may kaya, na mga Pinoy, may kaya ang galing Maynila, bibili ng property sa Tanay. Ganun yun, yun yung nagiging nangyayari ngayon. Ang ginagawa nila, dinedevelop nila into resort, dinedevelop nila into camping site. So, ang nangyayari, doon nagkakaroon ng mga, may makikita ka na doon ngayon na naka 4x4 or 4x2. O,
di ba? Naisingit yun. Diba? Speaking of 4x4 and 4x2, sa experience ko doon, syempre mas maganda na 4x4. Oo, kasi totoo naman, kasi yung, pang-offroad talaga. Oo, yung dadaanan mo doon, daddy, dadaan ka sa, alam mo, sa ilog. Oo. Na yung ilog naman doon kasi, ang tubig lang, pagka ganitong maaraw, yung tubig hanggang 20. Oo. So, ang dadaanan mo is yung ganong kataas na tubig, or minsan, pag sobrang laki, mga hanggang kalahati ng hita, ganon. Oo. Tapos, syempre yung daan, nahanapin mo yung hagod ng bato. Oo. Kung saan dapat lumiko. Hindi ka ba sa dire-diretso lang kasi galing, no? Madulas galing. Yung bato. Oo, kaya nga kailangan kabisado ng driver. Madulas yung bato, may malalaking bato. So, dapat, yung sasakyan mo may laban, yung gulong mo may kapit, yung driver maalam. Kasi kung hindi maalam ang driver, nako, talagang may tendency tumaob. So yun yung problema dun sa Santa Ynez. Pero si 4x2, nakakaano na, kaya naman na. Pero kasi yun nga. Kasi given na din naman dun, marami na rin namang na-develop si DPWH. Shoutout sa lahat ng taga-DPWH. So ikaw, daddy, bilang nandun na tayo, and medyo ano eh, medyo talagang pinag-uusapan yung sa ano, di ba? Yung 4x2 or 4x4 na Hilux. Anong prefer mo? Okay. Yung sagot doon, mami, depende pa rin talaga. Sa kung saan gagamitin. Sa kung saan gagamitin. Yung 4x4 kasi pang off-road yun. All-terrain. So, pang rough road, pang bundok, pwedeng-pwede yung 4x4. 4x2 kasi, sa city lang yan. Kung hindi naman masyadong rough road yung pupuntahan mo, so mas okay na tayo sa 4x2. Diba? Pero may mga businessman kasi, may mga... Kasi 4x2, okay lang city drive, pero pwede mo siyang gamitin pang business. Given yung parang cargo size lang sa likod. Yes, katulad ni Hilux. Hilux 4x2, pwedeng-pwede na yun. Pag dito lang sa city, may mga ikakarga kasi. Si Hilux nga pala, syempre, hindi naman yan dinesign para sa formal lang. Hindi. Nakadesign siya para sa pang-cargo. Si Annadi, ano ba yung Conquest? Conquest? Si Conquest, parang... 4x4 ba siya? 4x2? Meron siyang 4x2, meron siyang 4x4. Yung top of the line namin, yung Hilux GRS, 4x4 yun. Ngayon, si Conquest, para lang siyang binihisan na Hilux. Na 4x4. Oo, nilagay na mga sports bar, tailgate. So, kung medyo on a budget ka, pero gusto mo ng 4x4, okay lang ba yung ano, yung kuha tayo ng, ano ba, kukuha ako ng basic na 4x4J. Tapos, i-convert ko into formado. Ayun. Maraming nagtatanong talagang... Oo, yun nga yun. Daming, anong mas practical? Ang daming... Okay, sagutin ko. Siyempre, kung may budget naman, actually, mga makakatipid mami sa ano, sa 4x4J, tapos bibihisan lang. Kasi, ang layo ng diferensya sa presyo. 1.169 lang yung 4x4J. Then, yung 4x4 na Conquest, nasa 1.8 na. 700,000. So, i-upgrade mo lang siya ng mga 300,000. Poging-pogi na yung 4x4J mo. Then, may 400,000 ka pang matitira, masisave. So, parang project car ang dati. Oo, project car, pero yun nga, ang laki rin na matitipid mo. Hindi sa malaki yung magagastos mo, ang laki ng matitipid mo. Katulad nung ginawa ng client ko, si Mr. Aguilera, shoutout po kay Mr. Aguilera. Ganun ang ginawa niya. Yung in-upload namin na 4x4J, naging 4x4 Conquest kasi bumili lang siya na, may nabili lang siya na gulong para sa GRS. Siyempre, hindi mo na pwedeng sabihin na 4x4 Conquest. Kumbaga, formang Conquest. Ayun, formadong formang Conquest.
Pero yun nga, galing ng pagkakagawa niya. Kasi sabi ko, baka mga ano eh. Kasi baka tulad ng sinasabi ko, kung ako yung bibili ng ganon, 4x4J lang ako. Kaso, i-upgrade ko lang lahat. Ang wala lang doon pala, kay 4x4J, yung in-upgrade, ano? Yung window, hindi pa siya, ano, hindi pa na-upgrade. Ewan ko lang ngayon na kung na-upgrade ng client. Pero pwede pa yun? Pwede. Kasi may electrical na magagalan. Pwede, pwede. Magiging, hindi, basta sa kasa lang. Tandaan nyo mga ka-auto, pag magpapagawa kayo ng mga upgrade, basta maapektuhan yung wiring, dapat sa kasa para hindi ma-void yung warranty. Okay? Ganun dapat po. Kasi may mga may nagtatanong sa akin, nabasa ko rin nung in-upload ko yun, sabi niya, pwede po bang paggalaw ko sa iba yung wiring para sa bintana? Kasi meron tayong gusto niya maging ano, all power yung window niya. So sabi ko, dapat po sa kasa. Kaya lang, gusto niya yata sa labas. Eh sabi ko, dapat po trusted. Kasi yun nga, mga possible, ma-avoid po talaga warranty. Promise, ma-avoid po yung warranty. No? So dapat po, magpapagawa kayo ng wiring na maapektuhan yung wiring, dapat sa kasa. Mapagawa kayo ng accessories na may wiring, dapat po sa kasa. Tapos, yun nga, daming comment nun, siguro 4x4J niya, ginawa niyang napakagandang conquest. May tatakpan na Toyota sa likod, malaking Toyota. Di ba yung, ano, nauuso yung mga nililift yung Hilux, pinapormahan, yun. Ganun yung ginawa niya, pero ang ganda na pagkakakuha niya kasi 4x4J lang, 1.169, then in-upgrade niya na lang sa mga, yung mga accessories na gusto niya ilagay. Pero Daddy, alam mo magiging ano doon? Alam mo yung magiging parang problema ng iba doon? Oo. Oh. Bigla yung pera. Yun nga, biglang pera. Bigla yung perang kailangan mo ilabas para i-upgrade. Kung yun, gusto mo agad na maganda ha. Totoo. Pero kung gagawin mong project car, syempre project car. So parang pinag-iipunan, pinag-aaralang mabuti kung ano. Pero yung gusto mo na agad maganda, syempre dapat naka-ready din yung budget mo. Okay. Naka-ready yung budget mo na i-upgrade agad. Yun yung ano eh. Okay, mayroon kasing... Naging isang comment dun sa dun sa medyo pinagtalunan ng comment dun sa isang nung upload yon na client is kumuha ng 4x4 tapos after nun is check natin kasi kung paano upgrade yung gagawin niya. Alam niyo naman ang mga Pinoy natural maka-judge. Ayan yung kinuha dahil walang pera, gagawin project car, ano? Walang pera lang, ganun. Yung parang maka-judge agad. Kaya nagulat nung nilabas ulit yung video na formado. So, yun, may budget si client. It's just that yun yung choice niya. Yun, yung ganun. Minsan na mga Pinoy, maka-judge lang eh. Kanya-kanya namang preference talaga yan. Grabe. So kung may budget at gusto mong instant kumanda, why not, diba? At kung gusto mo naman parang project car ang style, ganun yung mangyayari. Kung gusto mo ng instant, wala kang budget, may pang down ka, go on the higher variant such as Conquest. Hilux G, ganun. Saka yun yung mga ka-auto, huwag nating i-judge yung tao. Talagang, yun nga. Hindi nawawala sa Pinoy yung, kung ano lang yung nakita nila, kung ano lang yung, hello, ito lang yung narinig mo, ito lang yung nakita mo, kung ano-ano na agad sinabi mo. Anyway, natural yan sa ating mga Pilipino. Shoutout po doon sa, yun nga, nagsabi na, siguro parang nang-aasar lang siya, hindi naman meant namang ano, hindi naman meant na, ma-judge lang talaga. Minsan may mga ano lang, parang bugso lang ng damdamin yung kanyang. Oo nga, sabagay. Pero nga, iwasan natin. Pero generally speaking, na hindi lang dun sa taong yun. Hindi lang about dun. Generally speaking, may mga tao talaga na kaunting
data lang, kaunting bagay lang yung narinig about, wow, hugot yarn. Konti lang yung narinig mula sa'yo, eh kung ano-ano na agad makasabi. Baka judge naman, ang bilis pa nila magsalita. Kung, yung parang, kung magsalita ka, akala mo naman, yung tayo pa naman mga Pinay, nagsasalita ka, ano ba yung parang, ano ba yun, dumudura ka sa mukha mo tumatama. Which anyway. Is kasi, parang... Anyway, balik tayo sa usapan transportasyon. Sorry na yung hugot yan. Oo, balik tayo kasi parang good vibes lang tayo. True! Oo. Ayun nga, mga kawato, maraming pwedeng means of transportation dito sa Pilipinas. Yun nga, mayroon tayong e-bike na lagi namin gamit, motor, lagi din gamit ng mga riders, mga panghanap boy nila, pangpasok sa opisina. Tapos tricycle, ganun din, panghanap buhay. Then jeep, panghanap buhay. Bus, yun. Minsan, lagi ako nakasahin sa bus kapag nagko-commute ako. Pero syempre, di ba? Lahat naman tayo, sana naman, pwede ba nating ano, targeting yung parang ano, parang sa Korea. Ma-okay drama lover kasi. Alam niyo kasi parang, kadalanan ako ng K-drama. Doon lang sila sa isang bus stop. Pupunta lang sila doon. Tapos, andon, dadating yung bus, nag-aantay naman sila, naglalakad naman sila. Siguro kaya naman gawin ng mga Pinoy yun. Oo. Kung naging mas maayos lang yung transportation natin. Eh, yun nga. Yung kasing ano ngayon eh, yung, di ba, pinagtatalunan din yun sa jeep kung i-phase out or hindi. Oo. Pero yun nga, sana pa rin maayos yung ano natin. Sumunod na lang din yung mga... Kaya ang nangyayari, yung ibang may kaya naman, bumibili na lang ng private cars. Hindi, actually, mami. Yun nga yung pinag-uusapan natin, mga... Alin? Actually, yung sasakyan ngayon, hindi na siya luho. Ayun nga. Necessity na yun. Yun nga, dahil nga kailangan dahil nga sa sobrang ngayon. Hirap ng transportation dito sa Pilipinas, oh. Yung iba na may maayos sa trabaho, at kaya naman, talagang yun, kagaya ng pinag-usapan natin kahapon, yung Wigo, or kung magsesedan sila, ganun lang nangyayari. So, nag-prefer na lang nila kasi yung gastos sa pamasahe, yung hirap, yung time na nako-consume nila, is ano lang eh, enough lang para doon sa makompensate yung pang-monthly nila. Oo. Doon sa sasakyan. Minsan, katulad natin, mami, tingnan mo. Plus kami, syempre, dalawa kami. Dalawa kaming nagtatrabaho, syempre, dalawa kaming mamamasahe, dalawa makukonsume sa time namin. Ito, share ko lang, mga ka-auto. Pag magko-commute kami ni Mrs., ang pamasahe namin, papunta at pabalik, 200. 200 plus 200, 400 namin dalawa. O, yung 200 na yon sa ano lang yun ah. Sa bus at FX lang yun. Yes, hindi pa natin kinoconsider yung tricycle to. I-plot na natin ng 200. Kasi sinusundo naman kami ng e-bike. Oo, yun nga. I-plot na natin ng 200 each. Sa 200 each. Na lang kami. Oo, 200 each. O, 400 namin dalawa. Eh, magkano ang ginas ko kanina? 300. Makakabalik na kami makakapunta na kami ng trabaho, makakauwi pa kami, makakapasok pa ulit. Ganun katipid naman ang sasakyan namin si Gaspar. So, 300, di ba, komportable pa kami. Aircon. So, yun yung kagandahan sa, ano, kapag, kahit hindi naman mami, kahit hindi naman brand new, hindi naman kailangan ng brand new na sasakyan. Pwede tayo, may mga sasakyan ngayon, big body, Toyota big body, 60,000. Marami nang ang daming tibay ng big body. Marami nang mararating ang 60,000. So kung merong nakapag-ipon ng konti, bumili ng ano, second hand, hindi naman kailangan brand new muna. Pero may mga brand new na syempre para hindi mo na kailangan ng para hindi mo na isip-isipin 'yon. Yung sakit ng ulo, yung sira, magigisira ng second hand, mag-brand new na lang kung kaya naman. May mga down payment ngayon na 20,000, 18,000, katulad ng Hyundai. Ano ba yun? Creta. 18,000 lang ang down payment. Crossover. Ang daming crossover? Safety. Hindi ako ano ng crossover. Ang daming safety features ng Creta. Oo. Tapos,
mura pa. Mura yung down payment, SUV, di ba? So, maraming pwedeng, ano eh, kung gusto mo talaga, kung gusto, kung kaya naman, pwedeng mag-brand new, pwedeng maghanap tayo ng lower DP. Yung tipong, di ba? Down ka lang ng konti. Yung pagko-commute mo naman, eh, napakaginhawa. Di ba? Pwede guys, yung ginagawa ko, ngayon ang ginagawa namin pag-a-easy. So, tawid-tawid ng pansin. Ay, oo, oh, yun. Yung mga nagsusukat-sukat, okay. Ganun ang ginagawa na ilang isis. Ganyan kami pag nag-feel. Pag nag-feel. Yan. Nakita nyo ba? Nakita nyo ba? Ayan, oh, daming dealer dito. Tabi-tabi. Nakita nyo ba? Ganun kami pag nag-feel. Minsan may mga salbahe, mga truck driver. Oh. Ano, parang pinipinahan pa kami. Baka syempre, trabaho lang din naman kami. Sino bang gustong nasa gitna ng kalsada? Oo. Ang init-init. Tapos pipinahan ka ng mga truck, mga ano, mga bus. Shoutout naman po sa lahat ng truck driver. Hindi naman po kami nandun lang sa gilid para abalahin kayo. Yung mga nagtatrabaho po sa kalsada, respeto po natin kasi yun na hindi naman po nila gusto yon. Ang init-init kaya. Binigay lang pero po sa kanila yun para trabaho kailangan, lang. Kailangan natin gawin yun kasi kung ano, ayun, nasa gitna na yun. Yun, nakita niyo po. Ayun, yun na, yung nagsusukat ganun na yun. Ganun kami, tapos tatawid-tawid sa kalsada kasi kailangan namin sukatin, ganun. So yun nga, irespeto. May mga, ano lang, may mga driver lang na ano. Oo, yun nga siya. Ganun. So mga driver, kapwa ko driver na mga, yun nga, driver ng truck, driver ng bus, mga ka-auto, sa mga truck driver or bus driver naman dyan, baka pwedeng irespeto naman po natin yung mga nagtatrabaho sa daan, mga nagsusukat ng daan, kasi nga, hindi naman po nila ginusto yun, trabaho lang po yung ginagawa nila, at hindi po sila, hindi po nila gusto para sa ating lahat yun. Hindi po nila gusto makabala sa atin. So yun nga, respeto natin sila. Bakit ginaganon mo ako nagsasalita? Siyempre, mami. Para alam mo. Yun nga, nandito na kasi kami, tatanggalin na namin yung seatbelt namin. So, yun nga, respeto natin yung mga nagtatrabaho sa daan kasi hindi naman nila gusto na makabala. Sila. Para sa inyo din po yun. Para dun sa dadaanan nyo, eh maayos. Get yun. Ready with me. Totoo yun. So yun nga mga ka-auto, maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin. Mag-comment po ulit kayo. Tapos pag-usapan natin bukas. Comment kayo kung ano yung gusto nyo pag-usapan natin bukas. Shoutout po ulit kay Sir Nigel Bergamento na lagi nakasubaybay sa akin, sa amin. Sa yung client, at actually naging client ko na si Sir Nigel Bergamento. Hindi ko na siya basta subscriber, client ko na siya ngayon at syempre family friend na. So yun, Sir Nigel, shoutout po, mag-ingat po kayo dyan. Maraming salamat po sa palaging pagsuporta. Andito kami ngayon sa Hyundai, yun nga. Mag-vlog kami ng Staria. Tapos bukas, kwentuhan ulit tayo. Mag-comment lang po kayo sa comment section natin kung ano yung pag-uusapan natin bukas, kung ano yung gusto yung pag-uusapan natin. Sorry po. Shoutout po kay kanina yun, sir? Mami? Boy First Time. Kay Boy First Time yung nagbigay ng topic natin ngayong araw. Si... ano ba to? Ganho from Guam. Subscriber from Guam. Shoutout po kay Mr. Ganho na subscriber from Guam. Yun. Ay, sorry po. So maraming salamat po mga ka-auto. Mag-ingat po tayong lahat. Kung saan man tayo naroon. Kung saan, kung nasa biyahe man tayo, nagda-drive tayo. Shoutout po sa inyong lahat. Mag-ingat po tayong lahat. God bless po sa ating lahat. Bye!